Good day everyone! Welcome back to my channel and for today's video, pag-uusapan niya natin how to get job without experience o paano makapasa sa isang job interview na wala namang experience. Late at night, I think of you, your vision floods my mind. There isn't much I wouldn't do to be sure you're mine. No matter what you choose to do, no matter day or time, I only want to be with you. I will be there. Before we start, mga besh, gusto ko lang po mag-thank you dahil 2K or 2,000 subscribers na po tayo. Yay! And thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel and road to 3K na po tayo. And asahan nyo po na pagagandahin ko pa ang aking mga content para naman hindi masayang ang pag-subscribe nyo sa akin. Now, let's go to our topic kung bakit nga ba or paano ba makapasa sa job interview ng walang experience o how to get job without experience. So, ang dami kasi nga pong nagme-message sa akin sa messengers, then meron din mga nag-i-email, and then marami ako na nababasang sa comment section ng mga common job interviews and question ko na mga video. So, yun nga yung mga madalas na tinatanong nila na paano nga daw ba mag-apply o makakapasa nga daw ba sila sa job interview nila kahit wala daw silang experience sa fast food, for example, yung ganun. As in, yung iba talaga totally, kahit hindi high school graduate lang ako, paano ba ako makakapasa sa job interview na ganito? And yung iba naman, gusto mag-change ng career, ate, paano nga ba kung gusto kong mag-iba ng industry, paano ba ako makakapasa? Yung iba naman, ang problema nila is hindi sila makapasa-pasa nga. Kasi this, yun nga ang sabi niya, wala doon kasi silang experience. Paano sila makakakuha ng trabaho kung hindi sila bibigyan ng chance? Alam niyo mga besh, pwede tayong matanggap sa trabaho kahit wala naman tayong experience. O kung gusto natin mag-change ng career o industry, pwede pa rin tayong matanggap kahit wala tayong experience. Ang the main problem lang mga besh is wala tayong self-confidence na makakaya nating gampanan yung trabahong nakaatang sa atin o yung job sa job description. Kaya napaka-importante mga besh na pag nag-a-apply tayo, basahin yung mabuti yung job description. Kaya mo ba yon? Kaya mo pa ba yon? Sa tingin mo, ano ba yung pwede mong ibigay? Yung mga yon. And isa pang problema is you don't know how to sell your how to sell yourself to the employer. Yun ang the main, yun ang pinaka major problem natin minsan kung bakit tayo nagfe-fail. And hindi rin tayo natatanggap sa trabaho. When ibig ko sabihin is hindi naman literal na ibenta mo yung sarili mo. Hindi mo alam i-market, kumbaga, hindi mo alam kasi i-market yung sarili mo. Kumbaga sa diba kung ikaw may product ka, gusto mong mabenta. Ano ba sa tingin mo kailangan mo sabihin sa isang customer para mabenta siya? Parang ikaw ganun sa sarili mo. Ano ba yung sino ka ba? Parang ganun. Kasi nagpapakilala ka nga sa mga employer mo. Hindi ka naman nila kilala. So, you have to tell them who you are and what is your capabilities. Yun yung isa pa. And your knowledge and your value. When I say value mga besh, it doesn't mean naman yung about your salary or if you're asking a high salary. Doon na nakabase kung sino ka talaga yung value mo. Ibig ko sabihin is yung value is yung mga accomplishment mo from the past na maikokonekta mo dun sa who you are, hindi ba? Yung mga skills mo. Kasi kung hindi mo kayang parang i-connecta, yung connection, i-connect lahat ng sinasabi mo at patotohanan yung mga accomplishment mo sa mga pasa sinabi mo, hindi ka matatanggap sa trabaho. And yun nga, number one is, isa pang tips na pwede kong ibigay sa inyo, yung kailangan confident ka. Dapat alam mo sa sarili mo eh. Alamin, kaya nga diba yung sa, may video ako na ginawa nung 10 tips kung paano pumasa sa job interview. Nasabi ko doon dapat na basahin mo yung job description. Ano ba yung mga kailangan? For example, sa fast food, kung nag-a-apply ka, dapat meron kang pleasing personality.
It doesn't mean na pleasing personality is dapat kailangan maganda ka, dapat gwapo ka. Hindi ganon. Ibig sabihin, dapat yung confident ka sa sarili mo na kahit hindi ka gwapo, hindi ka ganon ka kaganda. Or, subog naman, hindi naman sa pangit naman hindi ganon kaganda. Or sabihin natin, ano bang term doon? Yun, yung exotic, kung sabihin natin exotic beauty. At least, alam mo dalhin yung sarili mo, alam mo mag-project sa ibang tao, and alam mo magsalita. Minsan yun talaga yung kailangan doon, yung dapat nag-a-apply ka ng trabaho, dapat may self-confidence, yun ang hinaalam ng, yun ang hinahanap minsan ng mga employer. Kasi, once you hire, di ba, yung nagiging representative ka ng isang company, dala-dala mo yung kumpanya nila. Kaya kailangan, yun talaga minsan kailangan, yung makita nila na confident ka. And one more is, kaya dapat i-defend mo rin, sabihin mo yung mga knowledge and skills mo. Hindi lang tayo dapat mag, huwag nating isipin na lagi na lang tayo maging liabilities o laging, ay dahil gusto mo magtrabaho sa ganito dahil sa sweldo. Dapat iparamdam mo o ipakita mo sa kanila na magiging one of their asset ka ng kanilang kumpanya. Dapat ganun, hindi laging ano ba yung dapat ma-share mo sa kanila yung knowledge mo, how can you apply yung mga previous skills, trainings, yung mga knowledge na nakuha mo sa previous job mo. Paano mo ba yun may apply dun sa magiging bagong trabaho mo? Dun sa yung mga high school graduate na totally wala naman talagang experience and wala din mga training sa schools, pwede mong i-relate yung mga activities nyo. Like yung, for example, naging leader ka sa isang grupo mo, di ba? May mga groupings yun. Paano ka ba as a leader? Meron ka bang leadership skills? Pwede mo sabihin yon. You have pwede mo rin i-example yung communication skills mo as a leader. Na i-delegate mo yung task individually ng maayos sa iyong member. Yun, yung mga example na pwede mong i-relate as a personal branding, your skills, your attitude, di ba, of who you are. And pwede mo rin sabihin na yung as a student, lagi kang, hindi ka yung tipong, pag may mga project, hinihintay mo lagi yung deadline, saka mo gagawin. Parang one week from now yung deadline, saka mo lang gagawin. Pwede mo yung example na kahit, for example, next month pa, ginagawa mo na dahil ayaw mo nga mag-rush, yung ganon. And ikaw yung tipo na lagi bang everyday, nag-review ka dahil ayaw mo naman yung darating na lang yung exam. Doon kasi nakikita ng employer mo kung ano ka bilang studyante. Kung talagang masino ka, masipag ka. Pag nakakitaan, pag naikikwento mo yon sa employer mo, is yun possible na kasi doon makikitaan kung ano, yun nga, sinabi ko pa ulit-ulit ako, no? Makikitaan ka yan kung anong attitude mo bilang estudyante na pwede mo ring may apply pag ikaw ay hinire nila. Doon naman sa mga gusto mag-change ng career na totally gusto nila mag lumipat sa ibang industry, for example, sa restaurant, gusto nila lumipat sa retail sales. I mean, retail sales is yun sa mga nagbebenta ng shoes like Adidas, tabog doon, yung mga t-shirt, yung sa mga H&M, yung mga ganun. O kaya naman from H&M ka or from Payless Shoe Source ka, lilipat ka sa restaurant like Bizzou, or kaya pag gusto mo lumipat ng fast food ng Jollibee, McDo, pwedeng-pwede ka pa rin naman pwedeng-pwede kang pumasa at talagang pwede kang mag-apply. And the main problem lang is yung iba, yung sabi nga nila, hindi siya na nakakapasa. Bakit? Ano daw reason? Is, yun nga, you don't know how to sell yourself nga, and you don't know your branding. At hindi mo rin alam na pwede pala i-relate yung previous job mo sa current or dun sa ina-apply mong trabaho. Kung mga besh, kung hindi mo alam kung paano mo i-explain dun sa employer mo o dun sa hiring manager, yung connection, katulad na sinasabi ko, kung mag-change ka ng career, make a story.
dun sa may story yung sinasabi ko, huwag naman gawa-gawa lang, ha? Dahil yun nga, sinabi ko na yun, ha? Warning ko na sa inyo na pag gawa-gawa mo ang story, hindi totoo yung sinasabi mo, mararamdaman yan, alam niya ng hiring manager kasi hindi consistent yung mga sinasabi mo. So, make a story, for example, I will relate na lang yung sarili ko nung nag-a-apply ako ng trabaho from hotel and restaurant ako kasi nga graduate ako ng hotel and restaurant management. Most of my jobs is talaga sa hotel. And gusto ko mag-change ng career. Yun nga, gusto mo mag-change ng career, gusto ko mag-change ng career dun sa retail sales, which is sa shoes. So, ang ginawa kong example sa hiring manager, isi-share ko lang din sa inyo na kaya kong gawin at kaya kong gambanan yung trabaho ko as a operation manager before and as restaurant supervisor before sa maging sales supervisor. Kasi, iba lang naman yung product na binibenta namin. Since it's still pa rin na sa customer pa rin naman, yun nga sabi ko nga sa hiring manager, iba lang yung product na binibenta. Kung kaya ko mag-upgrade, mag-upsell na mga sa menu namin, why not dun sa shoes pa na ito lang, nandito lang, alam ko, madali lang, alam ko na yung quality ng shoes. At isa pa yung sa iba naman na wala namang experience din sa restaurant or walang previous, kung meron kayong experience or naging working student din kayo, ito yung mga nagbibenta ng Avon, sarili yan, yung mga dati kong binibenta. Yun, in-example ko yan para matanggap ako sa trabaho na sinabi ko nga kung kaya kong pumunta, lumabas at ibenta sa mga friends, sa mga hindi ko kakilala, yung product na nasa brochure. What more dun sa isang store pa nila na kilala na kailangan ko lang pag-aralan yung mga shoes, yung mga products na kailangan ko ibenta para alam ko mag-upsell dun or magbenta ng mga sapatos dun sa mga customers. So yun lang mga besh, kung yun yung mga tips ko sa inyo kung paano ba how to sell yourself to your employer, yung mga kailangan, you know your who you are, your value, your skills, your knowledge and your capabilities. Ano yung kaya mong ibigay sa kumpanya na pagtatrabahuhan mo? At kung yan lahat po masasabi nyo, possibility po na matanggap kayo sa trabaho kahit wala kayong experience. Sana po may natutunan kayo sa video na to at sana nagustuhan nyo rin po. At kung meron kayong mga questions na hindi ko na naisama dito sa video na to, comment down below or you can email me and you can reach me din sa mga Facebook, sa Messenger ko, and email yun. Pwede po kayo magtanong doon. And thank you sa mga nanonood po sa akin. Kung hindi pa kayo nagka-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe to my YouTube channel. And click the bell icon para lagi kayong notify sa mga uploads ko. See you on my next video, guys! Bye!